ang teacher, siya pa ang talaga ang nagiging modus. Yung mga teacher naman, ang mga demonyo. Ako, gusto nila akong interview noon, nung Rappler, na nahimik ako. Dito tayo sa HPG Bulacan kasi may nahuli daw na nagmumodus na mga guwibili ng second hand na sasakyan. Tara. Ito sir, isang syndicated sila sir na grupo na ang binikima nito ay mga teachers. Ina nila na maglabas ng sir, maglabas ng sasakyan. Karaniwan na nilabas ng mga teachers na to sir ay Toyota Vios. At pinangakuan sila ng monthly na may kikitain sila monthly kapalit na makapaglabas sila ng unit sa Toyota sir. Bali po yung mga teacher, lalapit po sila. Ngayon, pagkalapit po nila, dadalhin po namin sila ng Toyota. Kompletong documents, legal na dokumento. Teacher po yung legal na teacher sila. Mabibigay sila ng kompletong documents kay Toyota. Ngayon, kapag na-approve na si teacher, is maghahanap sila ng financer. Pagkahanap na ng financer, yung financer na yun, pagbimit sila sa Toyota, magpipirmahan na sila ng i-assume nung financer, nung sasakyan ng teacher, at babayaran ng financer, nung teacher, ng alagang 40,000. 40,000, tapos ako, kumikita ako ng 7,000 to 10,000 per one unit sa kanila. Ang teacher, kumikita naman ng 40,000 to 50,000. Sila ang nag-uusap na, ang buyer, ang financer, and ang teacher. So, pag nag-apply yung teacher, sir, pag-approve siya, 40,000. Oo, per one unit. Per unit? Opo. So, kung multiple units pa yung kaya ng teacher? Ang teacher, na-approve siya ng dalawa. Isang teacher, pwede gumita ng 80,000. 80, pag may 100, yun. Know? Tapos, i-assume po ng financer. Aha. Tapos, saan binibenta yan, sir? Ay, hindi na po alam yun. Kasi sila na yung may GC. After nun kasi, may GC na sila. Financer, ayun is po sa Toyota, and yung teacher. Silang tatlo na. Kami labas na kami dun. Ang labas kasi ay isang maubagong karnaping scheme na kung saan gumagamit ang mga sindikato ng mga peking dokumento at identity para makapaglabas ng sasakyan sa isang car dealer. Once na makalabas na sila ng sasakyan, sir, ay hindi na ito babayaran. Sa makakabili, sir, ng isang unit na itinalon sa kasa ay medyo delikado to, sir, kasi yung unit na yun, sir, ay hindi mapupunta sa kanila talaga yung ownership, sir. Posibleng mahatak, sir, ng mga financing company, sir. Saan nagkakaroon ng scam? Nagkaka-scam, sir, kasi ang muna kasing kontrata, sir, magpipirmahan po kasi sila kontrata. Ang kontrata doon is monthly kailangan bayaran ni nag-assume kay Toyota. Pag hindi na binayaran within 2 months, may hihila tulog. Merong time naman na hindi ko nila lahat, yung mga teacher naman, ang mga demonyo. Paano po? Sample, sir, kayo po is kayo ang nag-assume. Meron po kaming isang kliyente noon, good player po siya. Dineclare po ni teacher na car na yung sasakyan, pero may documents sila. Pagkapirma ng documents na inasyon niya ganito, ganito, dineclare ni teacher na car na para mabawi niya yung sasakyan para mabenta niya ulit sa ibang tao. Yun ang modus ng teacher. Almost, sir, ang daming teacher, bukod tangi sila lang po ang nagre-reklamo. Sila ang mas modus ang teacher. O yun ang unang modus. Pangalawang modus ng teacher, sample, ikaw, sir, ang nakabili, maghuhulog ka ng pera mo dun sa account ng teacher kasi kinakaltas sila po nababayad. Ginagastos po ng teacher ang pera. Hindi na binabayad? Hindi binabayad ng teacher. Hindi po lahat ng teacher, hindi lahat ng buyer is modus, hindi lahat ng teacher is modus. So, no. Ang modus, sir, is magkabilang panic. Magkabilang panic. Kaya ako, gusto nila akong interview nung Rappler na nahimik ako. Na-dismiss yung case kasi lumaban kami. Sabi niya, yung teacher is wala daw siya kaalap-alam na kumuha daw na sasakyan. Nung linapag namin lang documents, pati yung pera niya sa, binayaran siya ng 35,000 sa banko. Kaya, ang may type ang teacher, siya pa ang talaga ang nagiging modus. Mas maraming modus ang teacher kaysa sa buyer. Para maiwasan, sir, doon na lang tayo siguro sa normal na proseso ng pagbili ng sasakyan o sa mga legit na car dealers, sir, para iwas na rin sa problema sa kinalaunan, sir. Maging mapanuri po tayo sa mga dokumento ng bibili nating sasakyan at huwag po tayo magpapadalos-dalos na sa pagbili na porket mura ang sasakyan ay agad po natin bibili. Siguraduhin po natin na kumpleto po ang dokumento ng sasakyan bago po natin ito bilhin. At kung medyo kahit na hinala po, pwede po kayong magpunta sa aming opisina or kahit sa anong
pinakamalapit na HPG para ipacheck or magpa-verify kung okay po yung unit na bibili niya. Tigilan na nila yung assume balance. Hindi mo alam kung matino ang tao o hindi. So assume balance. Assume balance. Yun ang tawag. Bakit ba nagkakaroon ng assume balance? Ano yung mga rason? Blacklisted si Meyer kay Doyola. Pangalawa naman, pumapayag si teacher kasi nagkukulangan siya ng sweldo. Pero kanyari sir, hindi nagbayad si teacher, di ba? Ayun, yung kawawa ko, mas kawawa nga si Meyer. Marami na po kami naranasan na rin eh. Meron po nahuli sa HPG, bayad po siya. Bayad siya, sinabi niya hindi siya bayad. Nung nagpakita siya ng resibo, wala rin. Pinabayaan na lang ni Meyer. Kawawa si Meyer. Kaya mas maraming modus na teacher. Kasi po, sila po ang may power para ipa-HPG. Sila may power para hulugan yung ATM is nasa kanila. Unang-una sir, sa pagbili sir ng sasakyan, siguraduhin natin na kumpleto ang mga dokumento, original na ORCR at yung deed of sale. Iwasan din po natin ang pagbili ng mga sasakyan na yung tinatawag na open deed of sale dahil ito po ay walang legal na basehan sa pagmamayari ng sasakyan.